Mag-go tayo ng flight. For example, Manila to Davao, November 7, one way lang. Ang napili ng client mo is yung Philippine Airlines na 22.50 ng oras, which is 2,411. I-click natin yan. Ito yung makikita mo sa screen. Paano naman natin malalaman kung ilang bagahe ba ang free? I-click mo lang yung meals and baggage. So dito, makikita mo na 7 kg lang yung included. Paano naman kung gusto ni client na magdagdag ng bagahe? Click natin yung continue. Scroll down mo lang sa baba, makikita mo yung My Plus Add-ons. Ikiklik mo lang yan. Ayun. Tapos, click mo yan. Makikita mo lahat dito yung mga options na 10 kg, 20 kg, 30, and 40. So, ito yung i-screenshot natin at ibibigay natin sa client para makadecide sila kung ilang kilogram ang ia-add nila. For example, 20 kg, 900. Tapos, i-click nang natin yung continue. Once decided na si client mo na magpabook at ready na siya, isend mo lang sa kanya yung MOP natin. MOP means mode of payment. Marami siyang options kung saan niya pwedeng ihulog. May BDO account, may BPI account. Sa remittance naman, meron tayong Cebuana, Palawan, at Imlulier. Except lang doon sa Western Union. Hindi po tayo pwedeng makapaghulog sa Western Union, ha? Once bayad na si client mo, hingin mo sa kanya yung resibo para i-email mo yun doon sa WCA admin. Once mapasok na yung pera sa account mo, yun ang gagamitin mong pangbayad sa booking. Ganito yung format ng pag-i-email sa WCA admin. Ilalagay nyo yung subject na booking funds, tapos ilalagay nyo yung pangalan kung kanino pinadala, at pati na rin yung amount ng perang pinadala. At ilalagay nyo rin kung saan siya pwedeng i-pick up. For example, Palawan ba, Cebuana ba, or Imlulier ba? At huwag niyong kalimutang ilagay yung username niyo at password sa Portal 2. At ia-attach ninyo yung resibo para sa reference ninyo. Kapag pumasok na yung pera sa account natin, then let's proceed to booking. For example, Manila to Davao ang gusto ng client mo. One way lang. So departure lang ang lalagyan natin. Huwag na yung return. Tapos isang adult. Then, search flight. So, dito, mapapansin natin yung all-in price sa right side, sa gitna naman yung oras, sa left side naman yung airlines. So, ang gusto ng client natin is Philippine Airlines na 2215, which is 2411. I-click natin yan. Tapos, click mo yung continue. Dito, lalabas ang form. Kung mapapansin nyo dito sa right side, itong Thursday, November 7, 10:15 p.m., yan yung pinili na time natin. Always remember na military time tayo. Para mas mapadali sa inyo, for example, yung 13 na oras is 1 p.m. yan, ima-minus nyo lang yung 13 sa 12 hours para malaman nyo kung p.m. or a.m. ba yun. Ganun po ang military time. So, dito, ipi-fill up natin yung form. Mag-start tayo sa title. Yung Mr. is lalaki. Yung Miss naman is babae. So, for example, babae yung nagpabook sa atin. Click natin yung Miss. Tapos, first name or given name. So, first name and last name lang ang gagamitin natin dito. Hindi na kailangan yung middle name. So, Sheila May. Last name naman, Fuentes. Tapos, yung date of birth. Okay, for example, September 2, 1980, then click yung set. Be sure na tama ang information na ilalagay nyo dito dahil pag nagkamali kayo, 1,000 pesos po ang penalty. So, hindi natin gugustuhin ng ganon. So, dapat double check talaga. 3 to 5 times at least 10 times double check. Okay? Scroll down. Dito naman sa baba, yung Chubb Travel Insurance, as you can see, nakalagay 108 pesos dahil naka-checkmark siya. So, automatic nag-a-add siya dito sa baba ng total amount to be paid. Kung makikita niyo, is 2,519 na. So, instead of 2,411 yung original na presyo ng ticket natin. So, ia-uncheck nyo lang yung box kasi hindi natin yung kailangan.
Unless na lang kung magdagdag ang client mo, then magbabayad siya ng additional payment. Okay? Basta always uncheck the box para same price yung makukuha nyo doon sa original na ticket na gusto ni client. Tapos, mobile phone. Ang ilalagay nyo mobile phone ng inyong client. Dito naman sa email address, dapat ang ilalagay nyo ay yung mismong email address ninyo. Bakit? Kasi kapag may mga changes sa flight, tayo ang una-unang makakatanggap bago sila. So, once makatanggap tayo, then ipo-forward natin doon sa client. Lagay ko yung email ko. Tapos, dito naman sa add-ons. Kung naaalala nyo, 7 kilogram lang yung free natin dito. So, gusto ni client po magdagdag ng 20 kilogram, i-click mo lang yung add-ons. Ayun. So, 900 pesos ang mai-add. Tapos, click mo yung continue. And then, proceed. So, dito, makikita mo yung markup mo at saka yung baggage cost. So, lalabas yung total amount lahat ng babayaran ng client natin. Ayun. Double check na tama yung first name and last name, tapos yung birthday, bago nyo i-click yung make payment. So, dito kung napapansin nyo, may nakalagay na black ticket sa left side. That means, regular price po yung ticket na chinek natin. So, pwede siyang i-block ng 24 hours. Yung pwede lang na ma-block ang ticket is regular price lang siya, tapos yung mga malalaking airlines lang. Sa Cebu Pacific and yung Zest Air, hindi po tayo nakakapag-block ng ticket doon dahil maliliit na mga airlines lang yan. Pero dito, pwede siya. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa make payment. Tapos, i-click nyo lang yung deposit and then antayin nyo na mag-successful yung confirmation ng ticket ninyo at lalabas yung PNR number. That means, success na yung binooking natin. Pwede na natin yun i-email or i-forward sa ating mga client dahil ready na yun. Orientation is done and you're good to go. Congratulations and welcome to WCA.